Hi everyone and welcome sa ating new episode of Few Minutes with Harvey. Good morning guys and welcome sa ating day 4 here in Morocco. So for today's video guys, we have two activities aside sa birthday celebration ni Diana. So for this morning, ang ating activity ay quad bike. So magkakaroon tayo ng activity on where mag-ATV tayo sa may bandang desert area. It will be a 3-hour trip, like sa yung buong thing na yon. So 3 hours yon. And mamayang 4 PM ay magkakaroon tayo ng activity on where magka-camel ride tayo and at the same time magdi-dinner tayo sa may desert area din. So kung bago ka lang sa ating channel guys, do not forget to like, comment, share, and subscribe and pakihit na din ang notification bell for you to be updated on our latest uploads. So now guys, if ever na nag-a-ask kayo or may nakakanal sa inyo sa Pilipinas, thank you so much. I'm based in UK as nurse. So lahat ng activities and mga ginagawa ko ay naka-base na in pounds. Pero if ever guys, ang pupunta rin kayo ng Morocco, you can use this guide as well. I-convert nyo na lang siya sa latest currency rate ng Pilipinas para hindi rin kayo masyado mahirapan. So ngayon ay medyo nagmamadali na kami. Shit, wala pala akong dalang relo. Anyway, at mamaya-maya lang susunduin na kami dito sa may hotel area namin. So maglalakad na muna kami, update ko kayo mamaya pag nandun na kami sa may area. Quad lang naman yung name, diba? Wala namang specific location. Then titingnan na lang Palm Oasis yun. Sa may Palm Oasis kami mag-ATV. So update na natin kayo. Bago ko pala malimutan guys, meron na pala tayong na-upload na 3 videos ng ating Morocco trip. So if ever guys, gusto nyong sundan yung journey natin, huwag nyo kalimutan na i-click yung ating profile, i-check nyo yung playlist at meron dun tayong Morocco playlist. So panoorin nyo siya mula day 1, day 2, day 3. Lahat ng mga specific areas na maganda and yung lagi nating napupuntahan dito ay yun yung mga binisita din namin para hindi kami namawala sa trend. So sige na, ikat ko muna. Hanapin na muna namin yung driver namin. At medyo late na rin kami. Ayan, nakasakay na kami ng... Ano ba to? Van. Pero hindi siya kasing laki ng coaster na sinakyan namin for the last 2 days. Kasi ilan lang yata din kami magkakwad. So maigi yun. So kung magkakabungguan man kami, kami-kami lang din yung magkakasama magkakabungguan. So mamaya na lang ulit pagdating na lang namin doon sa may Palm Oasis para hindi kami masyado mahirapan. At ang birthday girl, happy birthday Diana. Orange nga ang kulay ngayon ng ano, ng birthday, bago na. Tsaka guys, wag nyo kalimutan magdala ng loperamide kasi 3 days na akong nagtatayo. Hindi naman totally dumi na masakit yung chan o malambot na malambot. Pero lagi lang ako nadudumi, maybe because hindi sanay yung chan ko sa food. So for the last 2 days, mostly ng mga kinakain namin ay chicken skewers na lang. Kasi nagtry na kami ng tagine, couscous, and kung ano man, pero hindi namin trip yung lasa. Try nyo siya guys, kasi yun yung national dish nila. So wag nyo kalimutang kainin, para lang matry nyo lang din for the experience. Then kapag ayaw nyo at once is enough, pag 2 is too much, diba? So yun lang muna. Bye-bye. Okay, dito na kami sa quad. So ituturo na sa amin. So lapit daw. Ayan, tuturo na sa amin kung paano gamitin yung quad. No. Tatanong kong first time daw. Gas daw yun. Brake. Press daw at the same time. Okay. Every time we go one by one like this, it's 5 meters down. Ang difference. Half of the height is like this, it's down.
So, bibigyan na tayo ng helmet. Okay. So, yun, hindi naman na bago sa akin to kasi nakapag-ATV na ako sa LU kasama sila Jane, sila Melvin, sila A. Bago, nag-ATV na rin ako sa Ilocos. So, hindi na rin siya bago since almost the same lang naman. So, yun, nagdi-discussin lang sila. So, ayun. Eh, di ba nag-Ilocos sa Ilocos, may ganyan. Nung nag-launion tayo nila Jean, may ganyan. So, hindi na yun bago. Iba yung gaswatos, gano'n. Oo, press-press lang. Yun lang pinagkaiba. Hindi siya katulad sa atin na yung parang cambio ng motor. Dito yung press-press lang yung ano. Sige, ikat muna natin, then montage lang natin. So ayan, susuot na tayo ng helmet at goggles. Order, please. Order. Good thing naman, walang amoy. So okay lang. Yung sa'yo. Ay, yung sa'yo ba may amoy? Bumblebee. The Ant-Man. And the Wasp. The Ant-Man and the Wasp. Oh, diba? Okay. Yeah. Ayan, bali nag-helmet lang kami and then pupesto na kaming lima. So, malaan natin kung sino magkakasunod-sunod. Dito ka na lang. Then, ayan. Puna tayo. Sayang lang, wala tayong dalang tripod kasi iniwan ni Jess tsaka ni RF. So, anyway, mamaya-maya na lang update natin kayo, ha. Cut ko muna kasi mag-start na tayo mag-drive. Okay. Ayan na guys! Nag-start na kami mag-quad. Hindi nila ako mabibideohan pero mabibideohan ko sila. Kasi masyado silang focus sa pagda-drive, ayan. So, nandito na kami sa may area. So, ako'y nasa pinakadulo para mas marami ako makuha ang video. Binibideohan ko silang lahat, ayan. So, cut ko muna dito. Susundan ko lang muna sila. Para din hindi kami pagalitan. Actually, pinapatago yung phone. Pero sabi ko, kaya ko naman mag-drive ng isang kamay. Saka 4 wheels naman to eh. So hindi tayo ganun masyado kahihirapan. Ayan. Nilipot-lipot kami ngayon. Grabe ang init. Pero buti ka yung mahangin. So hindi siya ganun kasakit sa balat. And naka long sleeves na rin ako. Pants. Para hindi tayo ganun masyado mangitim. So, ikat ko muna dito. Tuloy muna tayo sa pag-video. Montage-montage lang tayo saglit. Then, update ko kayo. Saka 2 hours tayo magda-drive kaya sulit na sulit yung bayad natin. Parang 19 pounds lang for almost 1,400 pesos. Pero hindi siya ganun kapilis matatapos katulad ng iba sa Pilipinas. So ang damak na nung nalimutan namin na nasa kapila yung tatlo. Si Jess nasa likod ata, hindi ko lang makita. Ayun, nandiyan siya sa likod. So, marami pa kami malilibutan. Then if gusto nyo makita yung mga pictures natin, tingnan nyo siya sa Instagram account natin. And meron din tayo doon na highlights ng Morocco.
pero dun sa icon na flag ng Morocco, tignan nyo na lang sa Instagram natin. Videoan ko sila sa kapila para makita nyo din. So ayan, tumigil kami dito, pagpipicture-picture daw kami, tatayo kami doon sa pinaka-ibabaw bago pipicturean kami ni Kuya. So cut ko muna, pupesto lang din muna ako ah. So ayan, ngayon mauna naman kami papalik, nagpicture-picture na kami, sobrang galing ni Kuya magkuha ng picture, promise. Bago kami ngayon mauna, para sila namang mag-videohan namin. So update ko kayo guys, cut ko muna yung video dito. Bago tingnan nyo, videohan naman natin si Diana at si Mike kasi wala silang video kanina. Bale. And tumigil muna kami dito sa isang area kasi iinom daw kami ng tsa. Hindi ko talaga feel na uminom ng tsa kasi sobrang minty and at the same time alam mo naman diba na nagtatay na ako na nagtatay na ako pag magtsatsaan na naman. So anyway, try na rin natin, sige, let's give it a try since pauwi na rin naman tayo bukas pagtapos ng biyahe natin. So update ko kayo, pumunta siguro kami dito sa gilid pero syempre required maghugas ng kamay kasi WHO standards. Yeah. So try lang natin yung dalawa kasi nag-video sila ng pagtatanggal ng helmet. So mag-handwash muna ako ng WHO standards, then update ko kayo. So ayan, may binigay sa amin, ito ay tokwa. De tinapay. Ano to? Prunes? Black olives. Black olives pala. Ayoko niyan. Kasi may buto. Pero guys, ito masarap. Itong tsaan nila masarap. Whisty, sabi ni Buya. Whisty. Whisting yawa. So ayan. Hindi namin alam kung libre ba ito o may bayad. Pero wala naman. Sabi nga nila, there's no thing as free. There's no such thing as free here. So tikman natin ulit. Ang cute, no? Tinawag niya ang pili. Masarap siya actually, ha? Hindi yung, hindi ka tulad yung tsaan na puro gul, puro oregano o yung kanina. Saka na, amoy taho daw. PBC? Yeah, amoy taho. Philippine. Amoy milk tea. Bible Corporation. Siya mamaya na lang ulit. Tingnan niyo pala yung TikTok ko guys, ha? May entry ako 0.5 challenge. Mag-entry din ako ng patintero. Ano pa ba? Yung ano yun? Yung TikTok mo, Diana? Yung happy birthday. Basta yun. Mamaya magti-TikTok kami. Tapos na kami sa quad bikes. So ngayon naman ay magluluto na kami. Naka-hairnet na kami. Ito yung ginamit na hairnet para sa quad bike. So, ayan, pagtapos namin, babalik lang yung, oops, yung helmet, and then, we're done. Sobrang saya ng experience, kahit na medyo mainit siya. So anyway, yung next natin ay, yun namang camel ride mamaya, pero 4 PM pa siya, so may few hours pa kami para maggala-gala, kung sakali mang magagala nga kami. So yun nga, maghihilamos muna sa bahay, then magre-ready. Then change para mamaya outfit. Namang change outfit, yes, change outfit para mamayang 4 PM. So at least yan, may pahangin-hangin sila. Wait lang ha. Isa to sa mga pinaka-okay na ginawa nila, itong may pahangin-hangin para matanggal yung mga alikabok sa katawan. So good. Sobrang ganda ng service. Libre pala yung tsaa at saka yung tinapay kanina. So good na good din yon dahil hindi, wala ka nang babayaran, kasama talaga siya sa package. So ito ay nakuha namin for how much to, Micah?
Nakalimutan namin yung peso pero nasa na yan, na around 20 pounds nga. So around 1,400 pesos. So yun. Cut muna natin dito kasi ako na yung next.